maraming effect. In fact, pagka natatakot o kaya ay nagsiselos, hindi makakatulog, apektado ang physical health. Iisa ang tao at ang kanyang damdamin, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay iisa rin. Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Kung ano daw ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig, lumalabas sa kilos, yun ang nagbubunga sa pang-araw-araw na buhay. Yung dati ay hindi nakikita, hindi nahihipong iniisip lamang na emosyon, magkakaroon ito ng physical manifestation. Negative emotions become negative energies that block other energies, disrupting bodily functions and destroying tissues, causing disease. At ito'y sobrang dami ng patunay sa siyensya. At sinasabi yan sa Biblia, Proverbs 14:30, a heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. Pagpayapa ang loob, malusog ang katawan, pero pag may inggitin at marami mga negative emotions, masakit sa katawan, nagkakaroon ng karamdaman. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So you know, isa sa mga pinakamahuhusay na gamot, yung ikay maligaya, ikay masaya, ikay payapa, tahimik. Na kung cheerful ka, kung yung attitude is to find good in everything, to find happiness even in difficult situations, yung ikaw ay optimistic, hopeful, daig mo pa ang merong maintenance medicine. Negative emotions like sadness, loneliness, depression, anger, hatred, jealousy, envy, worry, fear, at kung ano pa, make you sick. Napatunayan na yan sa napakaraming mga experiments at mga observations in a scientific way. Pag mga negative ang emotions, madali magkasakit. So beware of social media na napakadali mong magalit, mainis na mga nababasa mo o napakadali mong manginis sa mga ipinopost mo. Very poisonous kuminsan yung pupunta ka lamang dyan kung ano-anong negative emotion na ang iyong madarama. So social media could be toxic, could be dangerous to your health pagka hindi ka nag-ingat at wala kang inner protection. Proverbs 15:13, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Na pag ang tao ay masaya sa kanyang kalooban, hindi mo mailihim sa mukha. Ganun din pag siya nagselos, pag siya nagalit, kitang-kita mo sa mga tiklok ng mukha niya na siya ay galit. At pag umiibig din naman, ha, hindi mailihim kung bakit mayroong kulot yung mga dulo ng mga labi sa paghiti, pati sa paghakbang at paglakad, ay kitang-kita mong umiibig ito. At pagkabiglang nabigo, kitang-kita mo rin sa kanyang katawan. So yung nararamdaman ng puso, lumalabas sa katawan. Ecclesiastes 11:10, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. So yung heart, yung body, pareho yan nagsasuffer when there is anxiety, when there is a psychological baggage. Negative emotions can be caused by very real present stimuli. Ano ba ang nagiging dahilan ng mga negative emotions natin? Yung tinapakan ka, inaway ka, pinagalitan ka ng wala sa lugar, siniraan ka, yan, mga totoong-totoo. Meron naman, very physical yung stimuli. Yung talagang harap-harapan, binuhusan ka ng kape, sinampal ka, etc., etc. Negative emotion yan. Kasi tunay na may nangyayari na dapat magkaroon ka ng reaction. Proverbs 23, it is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. So merong dahilan para ka mang-away, pero sabihin ganun, paghangal ka, mang-away ka nga. Pero kung matalino ka, iiwasan mo yun. Hindi lamang dahil sa social problems, legal problems, but you will have physical health problems pag nakikipag-away ka. Proverbs 16:1 and 4, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Word, salita,
sound waves. Pero pag nadilig ng tenga mo, tataas ang iyong presyon, mapupuno ka ng mga energy para maging matapang at mapang-away dahil lang sa narinig ng iyong tenga. So you see how sound waves affects your brain and how your brain decodes it and turns your body into a warrior. At pagka nasa war-like mood ang katawan, toxic yon ang effect nun later on, masama sa katawan na yon. The soothing tongue is the tree of life, patuloy ng verse, but a perverse tongue crushes the spirit. Napakadaling manakit ng damdamin. Magsabi ka lang ng isang salitang nakakainsulto, nakakagalit, salita na nakakasira ng reputasyon, magagalit na agad yung nakarinig nito. Kaya tayo, pag nagsasalita, pwede maging blessing, pwede maging curse sa ating kapwa. We can receive negative words that can cause negative emotions in our hearts, but we can also release negative words that can cause negative emotions in people's lives. We are custodians of our mouths, of our tongues, and our capacity to either hurt, wound, or heal with words. Ganun tayo. Tayo yung mga mararamdamin, dinaramdam natin, atin naririnig. Kinatutuwa yung positive, ikinalulungkot yung negative. Kaya dapat mapili sa pinapakinggan at sa sinasabi. Negative emotions can be caused not only by real things that are happening, but also by thought, even without real present cause. Kahit hindi totoo, kahit hindi mukhaharap, kahit hindi tangible, audible, imaginein mo lang ang effect sa katawan mo, the same. Kaya yung mga mapanibughuin, mga selosong asawa, ini-imagine pa lang nila na pinagtataksa lang sila ng asawa nila, nag-iinit na yung tenga nila dito, dumadalas na ang tahip ng kanilang dibdib, tumataas ang blood pressure. Imagination pa lang yun. Kasi hindi kinikilala ng katawan ang pagkakaiba ng tunay na nagaganap at nung nagaganap lang sa ating imagination. As far as your body is concerned, whether it is happening in real life or it's happening only in your imagination, the effect on the body is the same. Kaya binabantayan natin ating iniisip, ang daming teaching sa Bible about watching what you think of. Mark 7, 21-22, "For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. All these evils come from inside and defile a person." That evil could be an outright evil thought, evil ideas against others, or it's evil against your own body, your well-being, your peace of mind. And sabi dyan, it comes from within you. It comes not from others, but from within you. Proverbs 4:23, "Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts." Hindi ka biktima ng mundo. Kasi kahit may mga taong napuputokan na ng lindol at mga bulkan, kung ang pag-iisip nila optimistic and hopeful, hindi sila nawawala ng pag-asa, hindi sila nalulungkot, hindi sila bumibigay. Pero meron naman mga tao na blessing na nga ang dumadating, pero hindi sila kontento, lagi silang mareklamo, lagi silang naghahanap ng wala, magiging malungkot sila lagi. Malungkot ka kasi pinalulungkot ng sarili mong pag-iisip ang iyong sarili. Masaya ka hindi dahil sa iba, kundi dahil masaya ka mag-isip at napasasaya ng isip mo kahit yung mga hindi naman masasayang mga tunay na nagaganap sa buhay. So it is all happening in the mind. The Bible calls it more often as in the heart. Ang iyong kasiyahan o kawalan nito, ang iyong ligaya o lungkot, depende kung paano ka mag-isip. Hindi depende sa nangyayari sa labas mo sa mundo. Be careful how you think. Your life, your health is shaped by your thoughts. Romans 10:9, "If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.
So here, the important message is belief is thought and word that saves. Na pag nananalig ka, naliligtas ka. You see, what your thought can do, it can even save you because your faith saves you and your faith is belief. Your belief is thought. You can think your way out of hell and you can think your way into hell. You can think your way into heaven, into salvation, when you believe. Kaya napakahalaga kung ano ang pinaniniwalaan, kung sino ang pinaniniwalaan, at sino ang sinusundan. Kasi yun ang magbibigay ng hugis, kulay, at tunog sa iyong pang-araw-araw na buhay. Proverbs 23:7, "For as he thinks in his heart, so is he." Kung ano ang tunay mong pag-iisip, kung ano ang tunay mong pag-iisip tungkol sa iyong sarili, yun ka. Kaya napakahalaga na meron kang positive na pananaw sa sarili, hindi naman para maging mayabang, hindi para maging mapagmataas, kundi positive. I'm a child of God. Mahal ako ng Diyos. Nagkakamali ako, nagkukulang ako, pero mahal pa rin ako ng Diyos. Pinapatawad ako ng Diyos. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko para ituwid ang lahat, pero sa lahat ng kulang, pinupuno ako ng Diyos. Ang ending nun, masaya ka, kahit may kulang ka. Hindi mo ipinagdiriwang na kulang ka, kundi ipinagdiriwang mong merong pumupuno sa'yo. Your faith saves you. Your faith saves you not only from the punishment of sin, your faith also saves you from needless guilt, from worry, from fear. Kaya binabantayan natin kung ano yung pinapakinggan, sino ang sinusundan, kasi pwede tayong sumunod sa isang katuruan o guro na dadalhin tayo sa walang katapos ng guilt, sa walang katapos ng accusation, sa walang katapos ng pagsasabing kulang tayo, masama tayo, ano mangyayari sa pag-iisip mo tungkol sa iyong sarili? Dumadali para sa mga masasamang espiritong pasukin ng iyong puso kasi maraming fear, maraming negative emotions at yun ang kinakapitan ng mga masasamang espiritu. Negative emotions can be caused by remembrance of the negative past. Kumisan, ang saya-saya mo na ngayon, maayos ang buhay mo, pero maalala mo lang kung paano ka naapi ng bata ka, kung paano ka naabuso, kung paano ka na ganito at ganon, biglang nawawala ang saya mo, nagagalit ka, nagdaramdam, at meron pa, pwede kang itulak niyan para maghiganti, para gumawa ng mali, gusto mga gumawa sa'yo ng mali, sa kadadali ng pag-iisip na yan. Aalisin ka niya sa blessedness. Ibabalik ka niya sa state of curse. Kaya napakahalaga na yung mga negative past, ipatawad na, patawarin na, hugasan na ng dugo ni Jesus, itago na sa museum, huwag nang ukat-ukatin, huwag nang lagi pang bayaan na maka-apekto sa buhay natin araw-araw, kasi hindi ka dapat maging bilanggo ng nakaraan, lalo't kung ang nakaraan ay di naman kagandahan. 2 Peter 1:5-9, "Make every effort to add to your faith goodness, and may I add goodness in thought, and to goodness knowledge, in how to think, and to knowledge, self-control, which we read as thought control." Pag pinipigil mo ang iyong isip, mapipigil mo ang paglago ng mga bagay na hindi karapat-dapat para ikaw ay mapahamak. Pag nagsisimula ka na magalit, control your thought. Change the topic. Pag nagsisimula ka na uling lumabas na naman ang kutakot-takot ng mga negative things, control your thought. Because if you don't control your thought will control you. And as you think, you become. Kaya mayroong mga tao, sobrang magagalitin, walang kakwenta-kwenta, galit agad. Kasi galit sa mundo. Kasi marami na siyang galit na inipon sa kanyang puso para kumbaga sa puso niya isang baso, isang patak na lang puno na, aapaw na. Kaya kahit sino yung makapaglagay doon ng patak na nakaka-irritate sa kanya, aawayin na niya, makipaggagalit na siya. Kahit walang kabagay-bagay, kasi puno. Kaya dapat yan ipasa Diyos na, kalimutan ang mga nakaraan na hindi maganda, yung mga sama ng loob, yung mga itinatanim nating mga tampo, alisin na, kasi lagi kanyang pahihirapan. "For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ, the knowledge that brings you into peace. True knowledge of Jesus Christ brings you in a state of peace, of serenity, of love,
Sayang ang religion na 40 years na, 35 years, 34 years, tapos hindi ka pa rin payapa, hindi ka pa rin tahimik, ang dali mo pa rin matakot, ang dali mo magalit, at ang dali-dali mong mag-guilty na parang wala kang Diyos na tagapagligtas, parang hindi ka mahal ng Diyos. Sayang ang lahat na yung pagpupagod sa mga religious activities. But whoever does not have them is blind, forgetting that they have been cleansed from their past. Tayo'y nalinis na, napatawad na, at meron isang one wholesale paglilinis at patawad. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, nanalig ka sa Kanya, pinatawad na ang lahat ng daladala mo ngayon, yung kahapon at dadalhin pa sa kinabukasan. That's why you have passed from death to life. Hindi ka na dapat laging matakot na araw-araw na naman, nawawala na naman yung kaligtasan mo na yan, kasi nga, you pass from death to life, although hindi dapat gawing lisensya para mamuhay ka ng wild. Pero nabubuhay ka, cognizant of the fact that you're human, that you do your best, but you know that it will never be enough all the time, na sa mga kulang mo, yun ang pinupunan ni Jesus, kaya kami tagapagligtas. That is what Jesus should bring you into, a life of peace, in spite of who you are, in spite of your reality, and in spite of your perfection that manifests every now and then. Hindi ka dapat magpadaya na tuwing nagkakasala ka, nagkukulang ka, eto ka na naman, taga-impyerno ka na naman, kasi minsan lang, Jesus died once for all. Pag na-appreciate natin yung tunay na kahulugan ng grasya ng Ama sa pamamagitan ng anak, magkakaroon ka ng kapayapaan kahit hindi ka naman karapat-dapat, kasi wala sa ating karapat-dapat. Kaya luwalhati ng Diyos yung kanyang pagliligtas sa atin by grace through our faith in the Lord Jesus Christ. Philippians 3:13. Dahil sa mga napakaraming nakaraan na mabigat at masakit, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ganyan daw dapat ang pamumuhay para magkaroon ka ng happiness. Kalimutan mo na yung hindi maganda, yung masakit sa nakaraan, at ang iyong pagsikapan ay yung makarating pa sa napakaraming magandang plano ng Diyos para sa iyo. Move toward what is immediately ahead. Huwag din naman yung too far off. Kasi pag sobrang layo din ng iyong projection, sobrang layo ng iyong iniisip, mag-worry ka na naman yan. Way. And that permanence is not dependent on your performance. It is dependent on the performance of Jesus on the cross. Kaya meron ka dapat. Ipasa Diyos ang mga bagay na yan. Imagine fast-forwarded troubles and sufferings, needs, wants, and poverty. Imagine and fast-forwarded sadnesses will make you miserable. Yung kumakain ka pa lang ngayon, iniisip mo na baka bukas wala. Paano ka sasaya ngayon? Ang iniisip mo na agad yung possibility na bukas ay wala. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow. Sabi ni Jesus, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang grasya sa iyo ng Diyos, kasya para sa mga troubles of today. Pero hindi yan para sa troubles of tomorrow. Tomorrow's troubles will be accompanied by tomorrow's blessings. Tomorrow's needs will be accompanied by tomorrow's provisions. But when you divide your provision for today between the need of today and the need for tomorrow, both today and tomorrow, you will have only one half. You will be lacking all the time. May tamang panahon. Hindi naman sinasabing huwag kang magplano para sa future, maging pabaya ka na lang. Pero magtanim ka para sa future, pero pagkatanim mo, deligan mo, ayusin mo, huwag ka mag-worry about it. And then, kainin mo yung binibigay ng Diyos para sa'yo today.
Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. So kung masyadong isipin nyo ang layo-layo pa, kasi hindi mo nga alam kung buhay ka pa pagdating ng oras na yun. Pinroblem tayo sa pa ngayon, nabawasan pa yung happiness mo na dapat for today, lugi ka. James 4, 13-14, now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. So meron kang general plan for the future, but you don't become too obsessed with it. May preparation ka, generally speaking, when it comes, but you don't destroy your today worrying about tomorrow. And definitely, you don't destroy your today thinking about the past. Lalo namang walang mangyayari dahil tapos na yun. Thought, remembrance, imagination are read by the body the same way as it does very real and very present stimuli. Yung mga guni-guni, mga gunita, mga imahinasyon, kahit hindi yan nangyayaring totoo, pag iniisip natin, ang interpretation ng katawan natin, totoong nangyayari. Kaya yung katawan, nagre-respond, sumasagot. Kaya kung iniisip mo isang bagay na nakakatakot, adrenaline is released into your bloodstream kasi hindi kailangan. Kaya pag naisip ko ng mga bagay na nakakatakot, nakakagalit, mamaya pagod na pagod ka, kasi yung adrenaline was released into your blood system. At ang ending noon, pagod ka. Bantayan ang iniisip. Yung mga nag-iisip ng problema, at least kung problema ang darating sa future, they suffer at least twice. They suffer now thinking about it, and they suffer pag dumating na yung oras na yun. Isa yan sa mga burdens ng pagmamahal. Pag may mahal ka, ang laging fear mo, baka siya mamatay. So kasama mo siya ngayon, baka siya mamatay. Pero buhay na buhay pa siya. So yung katawan mo, nagre-response sa idea na yun. Nalulungkot na siya, nagwa-worry na, tapos bukas baka siya mamatay. Iniisip mo yun. Eh, 50 taon mong kasama sa buhay. Isipin mo, 50 taon mong iniisip mo baka siya mamatay. So pag namatay na talaga yan, doon ka ngayon, magre-respond na naman ng totoo, so 2 beses ka nag-suffer. Before and during. And the before could be a lot of days, a lot of years. Ang dami natin lagi yung iniisip. Kaya kung minsan yung iba, nasa bakasyon, iniisip na ko pag-uwi ko, baka marami kong problema. Huwag pa naman naisipin, pag-uwi mo na. Kasi nasa bakasyon ka, hindi ka nag-enjoy yung problema, ang iniisip mo. Pagdating mo, may problema nga, 2 beses ka nag-suffer. Paano kung pagdating mo, walang problema? At least you suffered already once, imagining it. Yung pala naman, hindi mangyayari. Mga anak ng Diyos, isa yan sa mga dapat nating mapagsanayan. To control our thoughts. Kung saan mo pinapayagang dalhin ka ng thought mo, dun niya dadalhin ang katawan mo, ang kalusugan mo, ang ugali mo at ang asal mo. The body reacts accordingly to your thoughts. Kaya tingnan mo, pagka ikaw ay seloso sa iyong mahal sa buhay, o selosa ka, kahit wala siyang ginagawa, inaaway mo na. Kahit wala siyang ginagawa, hindi mo man awayan, nakasimangot ka. Pag uwi, nakasimangot ka, wala kang gana. Kasi inimagine mo, meron siyang kalaguyo kanina sa mall. Imagination mo pa lang yun, pero na-apektahan na yung asal mo. Ibigay mo asawa mo ng kape, malamig. Bakit malamig, dear? Pakihitan mo, di ba? Bakit ka ganyan? Eh, kasi iniimagine ko may kasama ka. Yung ganun. Pero hindi mo naman siyempre aaminin na may iniimagine ka. Ang masama nun, yung wala naman pala, nagdusa ka na. Ngayon, kung meron talaga, sabi mo, pastor, paano kung meron talaga? Eh, doon ka lang magdusa. Kung nalaman mo na. Pero hindi mo pa alam, nagdudusa ka na. Di ba lugi ka niyan? Eh, paano kung mapaghahandaan? Wala naman talaga nakakapaghanda sa ganyan? Meron ba talagang napigil pagka gusto? Naku, hayaan mo. Gumawa ka ng buhay mo, masaya ka, productive ka. Para kung sakali mangyari yon, hindi ka pilay na pilay na pilay. Yan ang sinasabing, maganda ka sa future, pero don't be obsessed with the future. Yung paano po kaya pagka nagluko yung asawa ko, mga 10 years from now, ngayon, in love sa akin, pero ang dami ko na pong nakitang pagkatapos, iniiwan yung asawa, ano pong paghahanda ang gagawin ko? Mag-gym po ba ako? Magpapasexy ako? Magpapaganda ako? Ang dami magagandang iniiwan pa rin. Gusto mo maghanda, pero ipanalangin mo huwag matuloy. Maghanap buhay ka. Kailangan may pera ka para pag iniwan ka, hindi ka gutom.
Kaya ngayon, hindi ka iniwan, di doble pera nyo, masarap. Dapat nag-aanda ka, hindi yung negative na puro fear, wala ka namang ginagawa. Imagine, and you will feel. Imagine in your body experiences very physical effects of thought. Kaya yung halimbawa, matatakotin. Sa gabi, ayaw matulog mag-isa, ayaw patay ang ilaw. Sa kabilang kwarto, meron kang isang kasambahay doon na tahimik na tahimik at masarap ang tulog, ikaw hindi. Bakit? Anong pinagkaiba? May multo ba sa kwarto mo? Sa kanya, wala. No. Magkaiba kayo mag-isip. Tinatakot mo sa sarili mo. Naku, amoy kandila. Mabuti na lalayo ang mga lamok. Ayaw ka matakot sa mga ganyang bagay. Paano mo kinokontrol ang isip mo o ikaw ang kinokontrol niya? Your body suffers, gets tired, and gets sick. Ayon sa opinion ng maraming mga health practitioners, napakaraming sakit ang aalis sa katawan natin kung positive lang tayo mag-isip. Kasi kung ikaw laging takot, laging galit, bumababa ang immune system mo. May dumadaan lang na hatsing ng kapwa, may sakit ka na rin mamaya. Kasi negative ang attitude mo, galit ka. Mahirap daw tabla ng mga sakit yung masasaya. At may mga experiments sa mga hospital observation, yung mga cheerful patients, mas mabilis tabla ng gamot. Ng mga protocols na ginagawa sa kanila kesa yung mga taong naging negative. Kaya ito maraming dalaw, lalo yung mga dalaw, nag-aabot-abot ng mga pera, may daladalang prutas, mas mabilis gumaling. Pero yung may dalaw ka nga, tapos kakainin nila yung pagkaalabutan nila sa kwarto mo, nabibinat kung may sakit. Kasi emosyon mo, nakaka-apekto talaga. Yung doktor, dumadating pa lang, sasabihin mo, mukhang bang kayo doktor na ito, hindi ako mapapagaling. Paano katatabla ng ministration niya? Negative na yung iniisip mo agad. Kaya may tinatawag na placebo effect. Isang grupo ng pasyente, pinainom ng gamot na hindi naman talaga gamot, kunwari lang. At yung isang grupo, pinainom din ng gamot na yon. Yung mga mapaniwala, naniniwala na gamot yon, nanggalingan. Kahit hindi talaga gamot yung ininom. Kasi yung pananalig mo, yung pag-iisip mo, takes command of your body. That is the part of us that was made in God's image. There's power in our thought. There's power in our words. Kaya iniingatan din natin ating mga salita na hindi laging negative. Because by saying many negative things, we're actually praying in the negative. But praying, but saying very positive and encouraging and beautiful things actually are prayers. Even without the amen ending, prayer ang lahat ng iniisip at sinasabi ng tao. Hindi dinidelineate ng heaven yung statement, yung mura, yung prayer na formal at yung iniisip. Pare-pareho lang yung nag-register. Kaya bantayan. Fix your sight, your attention, your thought on Jesus. Nagkakasala ka, nagkakamali ka, fix your eyes on Jesus. Not to abuse His kindness, but to lovingly and gratefully receive His grace. Hebrews 12:1-2. We must get rid of everything, and I say every thought, that slows us down. Especially the sin, and if we may read it as negative thought or lack of faith, that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. We are reading the verse in the context of our topic because it could be read many ways. Dahil napaka-general and universal ng mga ideas that can find many applications in daily life. So we must get rid of every thought that slows us down, especially negative thought, lack of faith, na ipinagpipilit ang maghari sa ating isip. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. Colossians 3:2, set your mind on things above, on what brings peace, not on earthly things, for on what brings vexations and trouble. Psalm 94:19, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. You see, what do you focus on? Sabi ng Psalm 94:19, nung ako'y binabagabag ng mga alalahanin ko, ang pag-iisip ko sa inyo, ang pagtuon ng isip sa inyo, ang pagbibigay nyo ng ginhawa sa aking kalooban, ang siya ko nagiging lakas. So, kanino ka nagpo-focus? There's the problem, but there is God.
There is our weakness, but there's the strength of the Lord. There is our impurities, but there is the purifying work of the Lord Jesus Christ. Sa katitingin. Pag tumitingin ka sa iyong asawa, iyong anak, magulang, kapatid, kapwa, kaibigan, anong gusto mong tingnan? Yung work ng devil sa kanya? Marami yun. Bakit hindi mo tingnan yung work ng God sa kanya? Marami lalo yun. Para ka maging mapapasalamat and appreciative. Kayong ating binasa kanina, 1 Samuel 16:23, sa simula, whenever the spirit of God, the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. With the evil spirit as vexation, probably envy, because Saul was envious of everyone around him, especially David. And then David was playing the harp. Ano nangyayari? There was a non-threat. Relax si David, wala siyang hawak na armas, siya ay tumutugtog, wala siyang hawak na bato na ibinato niya kay Goliath. So there's relaxation. And when there is a non-threat, when there is relaxation, evil spirit goes away, meaning peace and rest come instead. Pag inanalyze mo yan, in a very physical way, what drives away the evil spirit? Relaxation. Trust. And the beauty of music. The beauty of a song. Kaya napakahalaga ng art sa buhay natin. Kasi pag tayo nakakakitian ng magagandang bagay, nakakarinig ng magandang musika, pagka tayo ay naliligid ng mga taong nag-i-inspire sa atin na mag-relax, kasi sila'y non-threatening, non-competitive, what happens? Evil spirits go away. Whether those spirits are actual spirits or emotions that are very, very negative, the poetic writers of the Bible call evil spirits. Whether they are real evil spirits or symbolic, the same effect happens. When you relax, your demons go away. Kaya sa lifestyle natin, maganda naman na tayo busy, maganda na tayo productive, maganda na tayo maraming ginagawa, pero dapat maroon ka magpahinga. Kasi pag hindi ka napapahinga, pinamumugaran ng mga masasawang espiritu ang iyong utak. Kasi yung kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, madali ka magalit, tapos nagsiselos ka pa na ingit sa iba, kay dali-dali mong akitin ng mga masasamang espiritu para pumasok sa isang magulong pag-iisip. At habang gumugulo yan, lalong dumadali sa kanila, naguluhin ka pa ng guluhin. That's why that trend has to be reversed. The cycle has to be escaped from. The cycle of negative feeling and negative ideas. At gawin itong positive. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the spirit is life and peace. Mind. Our mind is the biggest battleground. Pag natalo ka na sa loob ng isip, matatalo na ang iyong katawan, matatalo na ang iyong ugali, matatalo na ang ginagawa mo sa labas, at pakikitungo sa iba, talo ka na. Ang nananalo, nananalo sa spirit, sa isip pa lang. Our battle is not against flesh and blood, but against powers, against principalities in the air, or if you like to say it, principalities and powers in the brain, in the mind. Yung mga umaagaw sa ating pag-iisip, sa ating value system, sa ating behavior. Negative emotions make the body go in fight or flight mode. Marshalling and expending precious energy, and they cause stress, imbalance, illness, and damage to the body. Mga kapatid, kung meron sa atin sakitin, may dumaan lang na ibon, may sakit ka na. May konting alalahanin lang, sobra ka ng inuubo, lagi masakit ang ulo, masakit ang bewang, masakit ang paa, masakit lahat, paki-review ang paraan ng inyong pag-iisip. Baka kayo malungkotin, madrama, masuspetsa, maselos, lalo mainggitin. Napakarami mga mainggitin, lagi may sakit. Hindi nakakapagtaka yun. Kasi ang inggit, parang anay yan na kumakain sa loob ng iyong puso. Magkakasakit ka. Hindi ka pwedeng mainggitin na hindi ka nagkakasakit. Kasi pagkating umaasenso yung buhay nyo ng kapwa,
sumasama ang pakiramdam mo. Mayroon nga mga Korean na nagsabi, because of their excessive progress or so-called materialism daw ngayon, whenever the house of your neighbor gets an extension, you have a heart attack. Dahil nagkakaingitan. Mayroon sobrang kompetisyon. Pag ikinalulungkot nyo ang pag-asensya ng kapwa, kakasakit kayo. Pagka gusto nyo masama ang mangyari sa kapwa, bago pa makarating sa kanya yung masamang thought, nasa loob na ng isip nyo, mangyayari na yun sa inyo in many ways. Anger, jealousy, envy is like acid. It destroys its container before it could destroy others. Kaya bantayan natin ang ating isip kung ano yung pinaglalagay natin dyan. Kasi dyan nagsisimula ang ating sakit o paggaling. Importanteng kontrolin yan. James 4:1, what causes fights and quarrels among you or within you, in your person? Don't they come from your desires, from your feelings that battle within you? So you see, feelings that battle within you cause a lot of imbalance and will cause a lot of problems. Isaiah 40:30-31, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength, will renew their thought, will renew their emotions, because those whose thoughts are in the Lord become well. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. At ano lahat ang source noon? When you hope in the Lord. When you are positive. When you believe, you will have abundant, even above normal strength. You will run and not be weary. Sabi in a poetic way. You will always renew your strength. Why? Because you hope in the Lord. Nananalig ka, kumakapit ka sa Panginoon, madilim man, sumusunod kang nakakapit sa Kanyang nagtitiwala, dumadaan ka man sa mga hirap, alam mong may pag-asa, at lalabas ka rin dyan sa lalong madaling panahon, these are the people who emerge from their troubles. It's a matter of how you think. 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Which really means watch your thoughts. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Or may I say, looking for a brain to colonize. Mag-iingat ka sapagkat ang kaaway mo, ang diablo, ay nagmamanman, naghihintay lang ng pagkakataon para pasukin ang utak mo. Para kabigyan ng doubt. Para kabigyan ng galit. Bigyan ng inggit. Bigyan ng kung ano-ano. Para masira ang diskarte mo sa buhay at masira niya ang iyong katawan, ang iyong ugali, ang iyong relasyon sa mga tao. Sunod-sunod na yan, chain reaction. The mind is the devil's target. It is where the devil likes to dwell and rule. Kaya pag sinabi natin, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, we are saying, Lord, rule in our minds. Rule in our thought life. Kayo ang maghari sa paraan ng aking pag-iisip. Bantayan ko kasi nung pinatitira ko sa loob ng aking utak. So happiness is positive thoughts. Happiness is positive emotions. Ilagay nyo na ang title. Positive emotion. Hindi positive happenings. Kasi kahit positive ang happening, kung negative ang emotion mo, hindi ka pa rin happy. Pero kahit negative yung nangyayari sa labas, kung positive ang emotion mo, happy ka. So ang iyong kasiyahan, ang iyong kalungkutan, nasa iyong pag-iisip. Huwag mong sisihin ang mga hapon at mga kastila. Huwag mong sisihin ang buwan o ang mga planeta, nasa pag-iisip mo yan. And you must take control of your thoughts. You must never allow the devil to rule the way you think. Drive away negative emotions and do not give time and space for such negative emotions. Sabi ng James 4:7, surrender to God, resist the devil, and he will run from you. Tanggihan mo at say, dali-dali nga alis. Hindi mo kailangan makipag-away sa devil, hindi mo kailangan makipagbuno sa kanya, tanggihan mo lang
Kasi pag tumanggi ka sa pangalan ng Panginoon, wala siyang kalakas-lakas para ipagpilitan ang gusto niya mangyari. Proverbs 16:32, whoever rules his spirit is better than he who takes a city. Ang tunay na kapangyarihan at lakas ay hindi yung magpagwagi ka ng mga digmaan at magyapi mo at ma-occupy mo ang mga cities. No, ang tunay na lakas ay yung nakokontrol mo ang iyong sariling isip. Na pag naliligaw na yung pag-iisip mo, na gagalit ka na, umi-invento ka na ng mga kung ano-ano, pinipigil mo ang sarili mo. Hindi mo pinapahayaang mamulaklak, lumago, yung ganun mga negative thoughts. So very importantly, forgive the past. As if the past was a person. Forgive others. And also forgive yourself. Kaya maraming religyosong tao, mas magiging ano sila, hati ang loob. And so many religious people, even the religious leaders, see psychiatrists. This is the fact. Because many religious people, laging hati ang loob. Kasi meron silang iniisip na moral standards na dapat nilang maabot. Tapos alam nila yung katotohanan ng buhay nila na hindi nila naaabot. Nagkakahati-hati ang loob nila. Nagpapanggap sila, nabubuhay sila sa pagkukunwari. Lalong nahahati ang loob nila. Lalo sila nagkakaroon mga psychological and emotional sicknesses. Kasi hindi nila nare-resolve na yes, God is holy. Yes, God is perfect. Yes, God is sinless. But God remembers that we are dust. Not a license to abuse it. But whenever your best falls short of God's glory, you know that God's Son, Jesus, His blood cleanses us from all sin. You know that when your best is not enough, it is filled with the grace and kindness of God. So you know that at any state in your life, whatever your actual spiritual accomplishment is, or lack of it, God loves you and God takes care of you. Yun lang ang nagbibigay ng peace. Pag yan ang naunawaan mo sa iyong religiosity, yes, banal-banal ang Diyos, pero ang Diyos manaala ng ikaw ay gawa sa lupa. Natatanggap mo yun. Hindi mo inaabuso, hindi mo ginagawang lisensya para sinasadya mo ng magkulang, pero alam mo sa iyong mga pagkukulang, pinupuno ka ng Diyos, doon ka lang matatahimik. Kaya pag hindi naintindihan ng tao yung Jesusness, the love of Jesus, at i-misinterpret na yun as a wrong teaching, encouraging sin, which is of course not what it should be, pag hindi niya inaintindihan, magiging pabigat lang sa kanya ang religious belief. Magiging pabigat sa kanya ang religious membership and even a religious ministry kasi laging mahahati ang loob niya sa katotohanan tungkol sa kanyang sarili na alam niya at sa napakataas na pamantayan na pwede tinaabot ng marami, not realizing the grace of God makes us accomplish that through Jesus. So ano dapat ang effect? Nakikita natin sa kasaysayan, napakarami mga depressed people, pero religious. Napakarami mga pagkukunwari, pagbabalat kayo. Kasi ang hindi nila nauunawaan, aside from God is holy, is that your faith, by the work of Jesus, makes you holy. That it fills all the kulang. Pero lagi kong iniidiin na hindi yung lisensya. Para huwag ka na gumawa ng tama, puro mali na lang, no? Sa pagsisikap mong paggawa ng tama, kulang at kulang pa rin yan. God remembers that we are dust. That's when the grace of God is your shelter, is your protection. And when you understand that and live in the spirit of peace and rest because of the work of Jesus, that's when you can have peace. Doon ka matatahimik. At yun ang pangako ni Jesus, my peace I give to you. Come to me, I'll give you rest. Paano ka magkakaroon ng peace and rest kung lagi kang uusigin ni Jesus dahil may kulang ka? Kundi, no. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger, even that which is directed against yourself. Kasi marami mga tao bitter against themselves, overly guilty about their imperfection, ang nangyayari, nahahati sila. Nagkakaroon ng schizophrenia. That's why many religious people are psychiatric cases. Hindi nila napagdudugtong yung kabutihan at kabanalan ng Diyos at yung kanilang pagiging tao na habang sinisikap nilang maging kawangis ng Diyos sa lahat ng mga bagay na kulang sila, pinupuno yun ng pag-ibig ng Diyos. So sabi, be kind and compassionate to one another, forgiving each other,
just as in Christ, God forgave you. And of course, you should never fail to include yourself. Be kind and compassionate to yourself. Forgiving yourself, just as in Christ, God forgave you. At ganun din ang gagawin natin, because you have to love your neighbor as you love yourself, so you are kind and compassionate and forgiving also to your neighbor. How else do you have happiness through positive emotions? Do not worry about the future. Worrying will not help. Plant a seed, but do not dig it to see if it's growing. Plant it, take care of it, and then go on with your daily life. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And I like you to focus on the thanksgiving, because the thanksgiving is how Jesus prayed. I thank you, Father, that you heard me. Ganun na ang God. Nagpapasalamat because wala siyang duda na mabait at mabuti ang Diyos. At ano daw ang bunga pang ganun? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Malinaw yung transcends all understanding. Magkakaroon ka ng peace kahit lahat ng logic tells you that you should be bothered and troubled. It goes against logic. But yes, God will give you that peace when you trust in Him. So be positive, be hopeful about the future. Huwag niyong gamitin ang relihiyon na panakot about the future. Be positive and hopeful about it, because God said, I will never leave you. I will never forsake you. Romans 12:12, be joyful in hope. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Mahalaga na mag-focus tayo doon sa sinasabi ng Diyos, hindi sa nakikita lang natin sa ating paligid. The unseen is more powerful than that which is seen, because what is seen is only physical. Philippians 4:8-9, whatever is true, noble, right, pure, lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Choose your focus. Kung mag-iisip ka na rin daw, pagtuunan mo kung ano yung totoo, ano yung marangal, ano yung tama, ano yung dalisay, ano yung maganda at kahanga-hanga, yun ang isipin. Mag-iisip ka tungkol sa tao, yun ang isipin mo. Iisipin mo yung anak mo, yung asawa mo, magulang mo, yun ang isipin mo. Kasi hindi ka maubusan ng makikitang magandang dapat ipagdiwang. Pero pag ang titingnan mo yung negative, sama ng loob, nakakagalit, may makikita ka rin. So it's not a matter of what is there, but what you choose to see. That is what you will see. As sabi, and the God of peace will be with you. Pagka marunong kang pumili ng pagtutuunan ng pansin, ng usapan, ng iyong imagination, piliin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. And the God of peace will be with you. Very importantly, to be happy, live in the now. Not in the past, not in the future, in the now. Yung needs mo now, meron yung provision. Yung needs mo in the future, pag inisip mo ngayon, mag-worry ka. Lalo naman yung mga needs mo in the past na pinagluluksa mo pa hanggang ngayon, paano kailan ka makakalaya mula doon? Psalm 118:24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day we will be glad in it. I will not worry about tomorrow. I will not mourn about the past. I will live in the now. Because God's provisions for now is all more than sufficient for now. Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So the love of the Lord is new every morning. The mercies of the Lord are new every morning. The provisions of the Lord are new every morning. So tomorrow morning, you will receive those provisions. Don't worry about it now. Let others also enjoy positive emotions.
set others free to enjoy positive emotions. Meaning, huwag ka naman mang-asar. Huwag kang manggalit. Huwag kang mang-inggit. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikaiinis, ikagagalit ng iyong kapwa. Maawa ka rin sa kanya. Kasi bawat tao, survivor. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya kahapon. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya kahapon, nung nakaraang taon, nung nakaraang 10 taon. So, payagan mo naman siyang sumaya ngayon. Kung pwede mo siyang huwag guluhin ngayon, huwag mo na siyang guluhin. May namatay, halimbawa, alas 9 ng gabi, malayo yung namatay, kailangan mo pa talagang sabihin doon sa mga tao today, mismo ngayon, namatay si ano, hindi na sila makakatulog buong gabi, ba't yun nalang bukas? Total patay na. Hindi naman sila yung embalsamador. Hindi naman sila yung aayos ng mga arrangement. Imamalita mo pa ngayon, maawa ka naman, patulugin mo nalang bukas na ng umaga, pwede ba? Kasi wala na namang maiiba eh. Hindi lang siya makakatulog buong gabi. Meron tayong mga komisan, makapagsalita ka lang, makapagbalita ka lang. Alam mo na makakagulo sa kapwa, pwede namang i-delay pa, ibibigay mo na agad. That's unkind. Unless stakeholder yung tao, unless yung kanyang immediate attention and knowledge of it would change and make things change for the better. Pero may mga bagay na ipinagpapabukas na. Kasi naaawa ka doon sa taong hindi na lang makakatulog ngayon. May mga bagay na hindi mo na itinukwento. Yung mga, alam mo ba, doon sa kabilang mesa, pinag-uusapan ka, ganito ka daw, ganun. Ano magagawa niyo doon sa mga matatabil na dila na yon? Tapos itong tao, masaya, gagalitin mo, mawala yung saya niya dahil pinaadating mo sa tenga niya yung mga nakakagalit na bagay na malaman man niya at hindi, cannot change the universe. Ibabalita mo lang sa tao yung negative kung nanganganib ang kanyang buhay at meron siyang dapat gawin para maligtas. O meron siyang pwedeng magawa para ayusin ang situation. Pero for the sake of just being informed, maawa ka sa tao na kumisan, sandali na lang siyang sumasaya, bihira na lang ang panahon na siya ay makapahinga, bubuhusan mo pa ng mga bagay na negative, yung isip niya, balik na naman siya sa gulo. We should be kind to one another. Hindi yung ma-unload mo lang yung problema mo, ay naku, salamat naman, gumaan ang loob ko. Nasabi ko sa iyo, oo nga kasi loob ko ang bumikap. Gumaan nga ang loob mo at may expense. May mga ganun, huwag kang pag-aan ang loob mo, tapos ibubuntun mo lang sa iba. O kaya, hindi rin naman gagaan yung loob mo, bubuntunan mo pa siya, idadamay mo pa. Ang dami-daming pinagdurusan ng tao. Kung kaya mo na huwag nang dagdagan pa yon, huwag mo nang dagdagan. May mga tao na yung sinasabing the straw that broke the camel's back. Alam niyo mga camel, kinakargahan niya ng napakaraming mga damo na binubuhat niya sa kala ng tao, ang lakas-lakas niya. Meron naman nagdagdag ng isang straw na lang na tumba na yung camel. Kasi isa na lang pala ang idadagdag mo, tutumba na siya. At sa buhay natin, ang mga kapatid may ganun. Yung bang ang dami mong dala, ang dami mong lungkot, ang dami mong naalalahanin, kung pwede lang sabihin sa mga tao, please, kung may sasabihan ka na magdadagdag ng lungkot ko ngayon, huwag na muna, hindi ko na kayang madagdagan to. Baka masampal na kita. Kahit hindi ikaw ang may kasalanan, nagdidilim na kasi isip ko. No? So, please lang, huwag muna akong dagdagan ngayon. Mga kapatid, makiramdam naman tayo. Makiramdam tayo. Lalo itinetext mo lang yung problema. Naiinis ka sa kapitbahay mo. Itetext mo pa doon sa pinsan mo. Hindi mo alam kung ang dami na niyang dala ngayon eh. Dadagdagan mo pa. Hindi mo pwede sarilinin mo na lang yung inis mo sa iyong neighbor. Ba't ka lang mong ipasa? Be kind. Luke 17:3. If your brother or sister sins against you, rebuke them. Sino daw nire-rebuke? Kung sa'yo talaga nagkakasala. Diba, nakatapak yung paa niya sa'yo, ang bigat-bigat yung bakya niya. Rebuke them. Kasi ikaw yung natatapakan. Pero hindi naman ikaw yung naapektuhan. Hindi ka sa kanya nagkakamali. Huwag ka mag-rebuke na mag-rebuke. Akala naman natin, kung mo churchmate mo, rebuke ka na lang rebuke. Sabi, if your brother or sister sins against you, yung ikaw talaga ang directly, significantly affected and damaged, rebuke them. And if they repent, forgive them. Pero hindi ka rin rebuke ng iba na hindi naman siya sa'yo nagkakasala. Hindi ko mo member mo rin ng the same church or fellowship, ikaw na ito si Mrs. Madam Rebuke, si Mr. Rebuke, na pinapabigat mo ang damdami ng mga tao, imbes unahin mo muna silang tulungan. Help others have and enjoy positive emotions. Kasi marami nang dala ang kapwa. Romans 15:2, each of us should please our neighbors for their good to build them up.
So stop scaring people. Stop making others worry. Stop provoking others into negative emotions. Kung hindi kailangan, huwag na tayong manakot. Huwag na tayong manggalit. Huwag na tayong magdamay. Kasi ang mga tao, marami nang dalahin. Jesus wants you happy.